Okay guys, magandang hapon, no? Nandito tayo ngayon sa San Ricardo Port, Southern Leyte. We're traveling galing pa sa Katbalogan, Samar hanggang sa Sambuanga del Sur, no? To Sambuanga del Sur. So, ngayon mayroon akong pinaka-importante na advice para sa inyo, no? Kung mayroon man kayong gustong gawin sa buhay niyo, gawin niyo na ngayon, no? So, make things happen, no? So, kung gusto ko lang i-share sa inyo itong tatlong words na to na napaka-powerful. Kung ako, mayroon kong gustong gawin, gawin ko na agad ngayon. As long as may oras pa, no? Make things happen. Kung ito yung natutunan ko sa mga previous na mga kasamahan ko. Tapos pangalawa, do good every day. Gumawa ka ng kabutihan araw-araw, no? Kahit na saan ka, at least importante nagkagawa ka ng kabutihan para sa kapwa mo, no? Pangatlo, action is the most important word to achieve result, no? Kung walang action, wala talagang mangyayari, no? Ang action, yun talaga ang pinaka-epektibo na paraan upang maka-achieve ka ng desired result. Kasi pag walang action, walang resulta. Tama? Kung walang action, walang resulta. So, kung gusto mo magkaroon ng resulta, gumawa ka ng action sa mga plano mo, gumawa ka ng action sa mga ambition mo. At yun yung maganda. Rest assured, magkakaroon ka ng resulta kasi gumawa ka ng action. Respect begets respect, no? Pang-apat, respect begets respect. Kasi kung respeto ang pinakita mo sa kapwa mo, ganun din ang gagawin nila para sa'yo. So, parang ano lang yan, back and forth lang yan, pag gumawa ka ng ano. Kung gumawa ka ng karespetuhan sa kapwa mo, ganun din naman ang gagawin nila sa inyo, sa akin. Pang-apat, love begets love. Ang pagmamahal, ganun din yan, no? Pag nagmamahal ka ng ibang tao, hindi yung ibig sabihin na pagmamahal, ibig sabihin, ganun din yung ibabalik nila sa atin. Kasi, gumawa ka na, unahan mo na. Kung mayroon kang gustong gawin para sa kanila, unahan mo na. Kasi, hindi naman tayo nag-i-expect ng, ng return. Pero, ganun talaga. Ganun talaga nag-work mo doon na. Naging automatic kapag gumawa ka ng kabutihan, kapag nagmamahal ka, no? Sa kapwa mo, ganun din yung gagawin nila sa inyo. Automatic yan. Tested po yan, brother, no? Mga brothers and sisters, tested po yan, no? Then, problem is a negative word. Ano ba yung feeling mo kapag mayroon kang problema? Sige nga, mag-comment kayo sa baba. Ano ang feeling nyo kapag mayroon kayong problema? Okay? Ano bang feeling nyo? Para bang masakit yung dibdib nyo pag mayroon kayong problema. Kasi alam nyo guys, explain ko lang sa inyo ng mabilisan. Yung problem is a negative word, no? Wala siyang magandang maidulot. Yung word na problem, wala siyang magandang maidulot na feelings para sa'yo. Wala. Hindi siya magdudulot ng positive feelings, kundi negative feelings. Kundi, palitan natin yung problem into challenge or opportunity, no? Challenge natin to, kaya natin to. Kasi pag inaccept mo yung word, pinalitan mo yung problem, na word na problem, pag binalitan mo yan ng challenge or opportunity, mag-i-start na yung magsusolve yung mind mo kung ano yung mga possibility na kaya niyang isolve doon sa problema mo. Okay? So, it is challenge or opportunity. No? Opportunity to grow up, opportunity to master kung paano maghanap ng solusyon. Okay? So, from the word problem, change it into challenge or opportunity for you to grow up kung ano yung nag-exist ng mga problem na yun. So, ang problema, hindi naman siya talaga problem eh. So, ni-design ng Panginoon sa atin yan para mag-grow up tayo. Mag-grow up tayo kung paano tayo mag-resolve ng mga paghano tayo maghanap ng solusyon. Okay? So, kapag may problem, mayroon talagang solusyon yan. Kapag may challenge, may solusyon yan. May opportunity in order you to grow up. Okay? Be teachable, no? Sabi, nasa servisyo kami, sa profession of arms. Mayroong magmi-mentor sa amin, ng mga senior namin, nagmi-mentor, mayroong magko-correct, no? Pero kung ikaw naman, lahat naman tayo ordinary yung tao, dapat willing kang magpaturo at magturo, no? So, pag willing kang magpaturo, ibig sabihin open yung pag-iisip mo, open mo sa mga opportunity na dumadaan sa iyo, no? Be teachable, no? Kasi hindi naman natin kayang aralin kung ano yung nandito sa mundo, no? Mayroon talagang mga tao na expert diyan na pwede kang turuan dahil hindi mo alam. Okay? Mayroon naman talagang mga expert niyan, di ba? Hindi ka marunong mag-drive. So magpaturo ka sa marunong mag-drive, ganun. Ganun lang kasimple. Be teachable. No? Okay? Pang-sampo, repetition is the key to mastery.
So, yung sinasabi ni Aristotle na we are what we repeatedly do. Excellence is not an act, but a habit. So, ito yung ibig sabihin niya na repetition is the key to mastery. So, yung bagay na palagi mo na yung ulit-ulit, palagi mo yung ulit-ulit, may mga bago na expert mo na siya. So, yun lang yung makikita mo yun yung mastery. Magaling ka mag-drive, no? Yung bagay, sa umpisa pa lang, medyo nahihirapan ka, pero habang tumatagal, nagiging master kang paano ka mag-drive. So, ganun din yan sa ibang bagay. Diba, marunong kang mag-vlog. Sa umpisa, nahihirapan ka pa sa mga editing, pag-prepare na mga video camera, medyo nahihirapan ka. Ang challenge dun, yung video editing, no? Medyo nahihirapan ka. Pero sa una lang naman yan. Pero kapag lagi mo na siyang ginagawa, tututo ka sa on the process, natututo ka, magiging automatic siya na magiging master mo na yung bagay niya. Fail means first attempt in learning, no? Pag nagkakamali tayo, normal lang yan kasi tao lang tayo. Walang nilikha na tao dito sa mundo na perfect, no? Walang nilikha na tao dito sa mundo na perfect. Kaya tayo, mayroon tayo kanya-kanyang weaknesses at mayroon din tayo kanya-kanyang strength, no? So, hindi natin control yung mga bagay-bagay kasi hindi naman natin kayang aralin dito sa mundo. Hindi natin kayang aralin. Ngayon, kung hindi mo alam, nagkamali ka, ngayon, magpaturo ka, no? Magpaturo ka, learn from your mistakes. Learn from your good mistakes para matuto ka, para mag-grow up ka, no? So, isa pa dyan, huwag kang ma-discourage kung nagkakamali ka kasi hindi naman siya actually dapat ka ma-discourage kasi normal ang tao magkamali bago siya matuto. Isipin mo, yung bata ka pa lang, nagpapartes ka pa lang na maglakad, hindi mo sinabi na ayaw ko na kasi palagi kang natutumba. Hindi mo sinabi, hindi ka nag-give up na ayaw ko na kasi ayaw ko na maglakad habang buhay. Hindi ka nag-give up, no? So, ganun talaga, pag natutumba ka, yung bata, 1,000 times na natutumba siya bago siya matutong maglakad. Ganun din tayo. Kaya kung gusto tayong gumawa ng gusto natin, tapos nagkakamali tayo sa una, huwag kang ma-discourage. Kasi ganun lang talaga ang proseso sa mundo. Dumadaan ka talaga tayo sa pagkakamali bago tayo magiging perfect. Okay? Practice makes perfect. Next, desire is the starting point of success according to Napoleon Hill. Yung desire is the starting point of success. Kasi, naalala mo ba, naka-observe ka ba na may mga tao talaga na walang gusto mangyari sa buhay nila eh. Satisfied na kung anong meron sila, di ba? So, wala silang desire na maging successful. Wala silang ganong plano. Wala silang ganyan. So, wala silang plano na gusto nilang i-achieve na goal. Wala silang ganyan. Mayroon talagang tao na ganyan. Pero, kung gusto mong maging successful, make it have a desire of yourself. Dapat mayroon talaga kayong desire. Yung mga goal na gusto nyo abutin. Halimbawa, gusto mo magkaroon ng financial freedom. Gusto mo na maging army. Gusto mo maging police. Dapat mayroon kang goal sa sarili mo na yung desire mo talaga na gusto mong makuha yung bagay na yan. Yung ano ba yung mga gagawin ko para makuha ko yan. Ito yung vision ko. Dapat makuha ko itong vision, no, sa pamamagitan itong vision na ginagawa ko ngayon. Okay? So sana natututo kayo sa mga experience ko. Ito yung mga na-share ko sa inyo ay mga experience ko rin sa aking buhay, no? Sa aking civilian and military life. At marami rin ako natutunan sa mga kasamahan ko, sa mga juniors, sa mga seniors, at sa mga katropa ko na lagi ko sinasalang kasama. So, yun lang. At huwag kalimutan mag-subscribe kung bago ka pa lang sa YouTube channel natin. This is Troy BJ and acting in San Ricardo Port, Southern Leyte. Mabuhay!